الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa aming mga kababayan na hindi pa po Muslim na sumusubaybay po sa amin at nanonood po sa aming programang ganito, pagbabahagi po ng kaalaman sa live broadcast sa page ng e-dialogue PH. Ngayon ay aking tatalakayin ngayon at ipapaliwanag po sa inyo, lalong-lalo na po sa aming mga kababayan na hindi pa po Muslim, na ang relihiyong Islam ay kumplito at hindi basihan sa Islam ang gawain ng tao. Ito po ay gusto kong linawin. Gusto po namin linawin na ang relihiyong Islam, ang aral ng relihiyong Islam ay perpekto at walang mali. Wala pong mali ang relihiyong Islam. Nag-iisang relihiyon na kumplito, perpekto, walang mali. Kaya yung mga tao na nakabase sila sa gawain ng tao, yun po ay mali. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Islam. Huwag po kayong titingin na dahil ang tao ay nagkamali, yun ang Islam. Kapag may nagpasabog, sasabihin nila, yun ang Islam. Kapag may pumatay na Muslim, ang pangalan, yun ang Islam. Kapag may nangyaring rape, nagamit ang pangalan ay Islam, yun ang Islam. Hindi po, mali po yun mga kapatid. Ang Islam po ay kailanman ay hindi nag-uutos ng karahasan. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Ipinagmatinding ipinagbabawal ng Islam ang terorismo, ang pagiging marahas, ang pagpatay ng mga inosente, ang paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, ang mga kabastusan. Lahat ito ay ipinagbabawal ng Islam. May mga tao na ang kanilang pangalan ay Islam. Sabihin natin ang kanyang pangalan ay Abdullah, kanyang pangalan ay Ahmad, Khalid. Hindi po yun ang basihan na sasabihin natin ganyan pala ang Islam. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, hindi po nagbabase ang Islam sa gawain ng tao. Dahil lahat, ang tao po ay hindi po yung perfecto at alam po natin yan, nobody is perfect. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam makhata. Lahat ng angkan ni Adan ay nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Yung aral ng Islam ay hindi po nagkakamali yan. Kung mayroong pangyayaring may nagpasabog, tapos maraming namatay ng mga inosente, maaaring ang pasasabugin nila yung mga lugar ng mga Kristiyano o kaya ay sa mga simbahan. Matinding ipinagbabawal po ng Islam yun. Wala po sa aral ng Islam yung mga ganong bagay. Pati ang pagbitiw ng salita na kabastusan at mga gawain na hindi kaaya-aya ay pinagbabawal ng Islam. Tingnan natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimo, ang tunay na muslim, ang tunay na muslim, man salimal muslimuna, ang sino mang naligtas ang mga muslim, maliligtas ang mga tao, min lisanihi, mula sa talas ng kanyang dila, hindi matalas ang kanyang dila, wayadihi, at hindi siya pumapatay ng mga tao. Yan po ang Islam mga kapatid. Ito po ay ipinaparating po namin sa inyo na hinuhusgahan po ang Islam sa pamagitan ng mga gawain ng mga tao. Ito po ay napakalaking pagkakamali. Kaya inaanyayahan po namin kayo na kung gusto niyong malaman ang katotohanan tungkol sa Islam, basahin po ninyo ang aming mga katibayan. Kung ano po ang nakasaad sa Quran at sa Hadith, sa mga gawain, kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ang aming modelo at huwaran sa lahat ng aming gawain. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, matinding ipinagbawal niya sa tao, kahit pa hindi Muslim ang aming kapitbahay, ay ipinagbawal niya na saktan namin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, mayroon siyang kapitbahay na Hudyo, hindi Muslim.
Sa tuwing lalabas siya ng bahay, nagtatapon ng mga dumi sa kanyang daanan. Nagtatapon ng mga basag na bote o mga tinik sa kanyang daanan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam naghiganti. Sinabi ba niya sa kanyang mga kasama na maghiganti kayo sa kapitbahay ko na yan, na siya mas mapanira at nagtatapon ng mga dumi sa daan? Siguro kung sa panahon natin ngayon, yung ibang mga tao, kahit hindi Muslim, siguro mapatay nila yung ganung kapitbahay. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi dahil sa lakas ng kanyang pagsamba, dahil sa ugali. At ito po ang aming basihan. Tinuruan po niya kami mga Muslim, itinuro po ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagiging mabait, ang pagiging makatarungan, ang pagkakaroon ng awa at habag sa sinuman. Pati sa hayop mga kapatid. Pati sa hayop na hindi po kami pinahihintulutan. Napatayin na walang awa. Yung tinotorture, yung sinusunog ng buhay, binabalatan ng buhay, pati sa ang pagkatay ng mga hayop ay kinakailangan idaan namin sa magandang pamamaraan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinud dhibhata." Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, katotohanan ng Allah ay nag-utos na pagbutihin ninyo lahat ng bagay. Pakitunguhan niyo na mabuti lahat ng bagay. So wala sa aral ng Islam na mag-uutos ng kasamaan. Wala sa aral ng Islam na gawan ng masama ka dahil sa ay hindi Muslim, dahil kapitbahay natin na hindi Muslim, ay may karapatan tayong gumawa ng masama. Hindi po. Kaya po tinawag na Islam galing sa salitang salam, kapayapaan. Ang gusto ng Islam ay mapayapang pamumuhay, mapayapang kasama, hindi marahas. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysal mu'minu bitta'an." Ang isang mananampalataya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede nang bastos ang kanyang dila, mapang-insulto. Walal la'an, walal fahish, walal badi. Ang isang mananampalataya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi matalas ang kanyang dila, hindi siya bastos, hindi marumi ang kanyang dila. Yan po ang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Yan po ang Islam. Kaya pag may nakita kayong isang Arabo o isang nagsasabing siya ay Muslim, ibig sabihin, wala siyang alam sa Islam. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Kasi hindi po iutos ng Islam na dahil Kristiyano ang kapitbahay mo, kinakailangan saktan natin. Wala po sa aral ng Islam yun. Kaya dito po nasisira ang Islam dahil kapag may gumawa ng masama na isang tao na ang kanyang pangalan ay Muslim, ang sasabihin nila agad, yan ang Islam. Hindi po ganun mga kapatid. Kaya inahamon po namin kayo, mga kapatid na o mga kababayan namin hindi Muslim, bakit hindi niyo tingnan sa aral namin sa Islam? Pati ngayon, nagagalit na yung isang Muslim na talagang hindi na niya kayang pigilan ang kanyang galit. Gusto na niyang suntukin ang kanyang ang nakikipagtunggali sa kanya o nakikipagdebate o talagang iniinsulto na siya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa shadidu bisur'a." Hindi tunay na matapang na magaling makipagsuntukan. Wa inna mashadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ang tunay na matapang, ang tunay na malakas ay ang taong kaya niyang labanan ang kanyang galit. Kaya palagi kami sinasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ini-encourage siya palagi ang mga Muslim na kahit anong mangyari, huwag kang gumawa ng masama, magtiis ka, malaki ang gantimpala. Kaya yung mga hindi nakakatiis, yan po yung hindi mga matunay na mananampalataya at hindi mga tunay na Muslim. Dahil sa galit, nakakapatay sila. So hindi yan ang mga tunay na Islam at hindi yan po ang basihan sa Islam. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi siyang nag-encourage sa aming mga Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab." Katotohanan na nagagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga matiisin ng gantimpala na walang limit. So yan po ang Islam, mga kapatid. May isang lalaki sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na umihi sa loob ng sa may masjid kung saan isinasagawa yung sala. Umihi mismo. At yung mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumuha sila ng pamalo, ng bato at gusto nilang batukan, gusto nilang paluin yung lalaki na yun na taga liblib na lugar, walang alam at hindi Muslim, pero ang sabi ng propeta, hayaan niyo siyang matapos umihi.
Yan ang araw ng Islam. Katapos ay kinausap ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung lalaki na yun at ipinaliwanag sa kanya na itong masjid na ito ay para sa pag-alala sa Allah, para sa pagbabasa ng Quran, para sa pagsasagawa ng sala at panalangin at hindi para sa dumi. So, ibig sabihin dito mga kapatid, wag sana natin gawin na ang titingnan natin ay ang gawain ng isang tao. Hindi porkit ang kanyang pangalan ay kapangalan ng isang Muslim, ay sasabihin ninyo na ganyan pala ang aral ng Islam. Wala tayo makikita dito sa mundo na perpekto. Kailanman hindi magutos ng Islam ng kasamaan. Bagkus mga kapatid, bawal sa Islam ang alak. Bawal sa Islam ang shabu. Lahat ng nakakasira sa utak, nagiging dahilan ng gulo, ay ipinagbabawal ng Islam yan. So doon pala mga kapatid, bawal sa Islam ang terrorist, bawal sa Islam ang maggumawa ng karahasan, dahil mabigat ang hatol sa kanila, pwede silang mahatulan ng kamatayan yung mga ganun. So wala po sa Islam, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, yung akala ng iba na yung mga gawain ng mga tao na yan na ginagamit nila ang pangalan ng Islam at sinasabi nila yun ang Islam, hindi po yun ang basihan. Dahil ang Islam, mga kapatid, sinasabi po namin sa inyo na basahin po ninyo ang Quran at nilalaman ng hadith at history ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mauunawaan po ninyo kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa Islam. Ito ba ay ibabase ba natin sa gawain ng tao? Katulad halimbawa sa inyo mga kababayan, mga Kristiyano. Kung may gumawa ng masama na isang Kristiyano, sasabihin ba natin na ganyan ang Kristiyan? Hindi nyo sinasabi yun. Hindi nyo kailan masasabihin na pag may nang-rape na isang Kristiyano o may pumatay na isang Kristiyano o may bastos ang kanyang dila ng Kristiyano, ang kanyang pangalan, kailanman na hindi nyo sasabihin na yan ang aral ng Kristiyanismo. So ito po yung nagiging unfair para sa aming mga Muslim na kapag ang pangalan niya ay Muslim, agad-agad hinahatulan agad na yan ang aral ng yan ang mga Muslim. So hindi po. Pag sinabi pong Muslim, mga kapatid, yan po yung tunay na sumusunod sa aral ng Islam. Yan po ang tinatawag na Muslim. Yung tunay na sumusunod sa aral ng Islam. Ibig sabihin, kapag yung isang Muslim na yan ang kanyang pangalan ay pasaway at hindi nagsasala at hindi nagpa-pray at hindi maganda ang ugali, ibig sabihin, hindi siya tunay na Muslim. Hindi tunay na Muslim. Hindi kumplito ang kanyang pagiging Islam. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lagi siyang nag-encourage sa amin sa Islam, nang pinakamalapit sabi niya sa akin sa kabilang buhay sa paraiso, ahasinukum khuluqa. Ang pinakamainam sa inyong kanyang ugali. Pati sa pamilya mga kapatid. Pati sa pamilya. Khairukum li ahlihi. Ang pinakamainam sa inyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam, magandang pakikitungo sa kanyang pamilya. Ang mga non-Muslim, ang mga Kristiyano na aming mga kapitbahay sa mga lugar sa Mindanao, sa Pilipinas, na ang kapitbahay niya ay Muslim, bawal po sa isang Muslim na saktan at gawan ng masama ang kanyang kapitbahay. Bagkus, obligado po sa amin na makitungo sa kanila na mabuti. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hindi kayo pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa silang mga hindi Muslim na hindi naman nila kayo pinagpapatay at hindi naman nila kayo pinagtatabuyan sa inyong mga lugar na pakitunguhan sila ng mabuti. So sana mga kapatid, mga kababayan namin mga hindi pa Muslim, maunawaan po ninyo na hindi po basihan sa Islam na sasabihin natin yung nagkamali na Arabo na yan. Ganun din yung Arabo mga kapatid, yan po ay salita. At hindi po basihan sa Islam yung tinatawag na Arabo ay yan po yung Islam. At hindi porkit mayroon mali ginawa at ang kanyang pangalan ay Islam, ang kanyang pangalan ay Muslim, Abdullah, Ahmad, Khalid, o anumang pangalan na kilala ninyo na isang pangalan ng Muslim, ay siya yung titingnan ninyo na ganyan pala ang Muslim. Kasi ibalik nyo rin po sa inyo yan. Hindi nyo rin sasabihin sa isang Kristiyano na pag may gumawa ng masama, sasabihin nyo ganyan palang Kristiyano. Hindi po ginagamit yun. Wala pong kaugnayan dito mga kapatid ng relihiyon sa mali ng tao.
dahil ang Islam is nag-iisang religion na perpekto at nag-uutos ng kapayapaan at hindi nag-uutos ng kasamaan at nag-uutos ng pagiging magandang ugali sa sino man. Pati sa hayop, mga kapatid. Pati sa hayop. Bawal namin sunugin ang hayop ng buhay. Bawal namin saktan ng hayop. Subhanallah. May babae na nakapasok sa paraiso dahil sa pakikitungo lang sa aso na pinainom lang. Biruin mo, nakapasok siya sa paraiso dahil pinainom lang niya yung asong uhaw na at ang babaeng ito ay nagtitinda ng laman. Di ba napakalaking kasalanan nun? Pero dahil sa pakikitungo lang niya sa aso na yon na hindi niya kayang abutin yung balon, bumaba yung babae sa ibaba ng balon at nilagyan niya sa kanyang kamay ang tubig at pinainom niya yung aso, nakapasok siya sa paraiso dahil lang sa ugali. Yan yung aral ng Islam. At subhanallah, isang babae pinupuri ng mga sahaba, pinupuri ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, ang babaeng ito ay nagsasalat, ang babaeng ito ay nagfa-fasting, ang babaeng ito ay nagbibigay ng kawang gawa, ang babaeng ito ay, kumbaga, hindi natutulog sa gabi kasi nagtatahajjud. Nagsasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuri nila sa ganda ng kanyang pagsamba, sa lakas ng kanyang pananampalataya. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba ang babaeng yan ay tao ng impyerno? Subhanallah, impyerno. Bakit na impyerno? Dahil meron siyang pusa na ikinulong niya at hindi niya pinapakain at hindi niya hinayaang kumain sa kalupaan. Hinayaan niya nakakulong at hindi pinapakain. Itinan niyo mga kapatid, nagsasala, nagfa-fasting, nagbibigay ng kawang gawa, hindi natutulog sa gabi kasi nagsasala ng tahajjud. Pero nakapasok pa rin sa impyerno dahil sa hindi magandang ugali. So kung titingnan niyo mga kapatid, ang Islam, malalaman nyo dito na hindi basihan ng tao. Ang basihan, yung bang tao na yan ay sumusunod siya sa kung ano ang nasa Quran at kung ano ang nasa Hadith. Kaya, ang mga kapatid namin, mga hindi Muslim, o mga kababayan namin, mga hindi Muslim, kung gusto nyong alamin talaga yan, basahin nyo ang Quran at Hadith. At sinasabi ko po sa inyo, iisa lamang ang relihiyon na kumplito at relihiyon ng lahat ng sugo at propeta at relihiyon na ginusto sa atin ng Panginoong Allah, nag-iisang Diyos na lumika sa atin at ito po ang Islam. Islam ay mula noon hanggat sa pagkagunaw ng mundo, ito lang po ang relihiyon na tatanggapin ng Allah at ito lang po ang relihiyon na perpekto ang aral at ito po ang relihiyon na lahat ng saklaw ng ating buhay ay tinuturo niya sa atin. Pang-ekonomiya, sa kagandahan ng ugali, sa pagkikitungo sa sinog, sa kapwa, sa mga anak, sa asawa, lahat itinuro pati sa mga businesses, sa mga transactions. Sa Islam, bawal ang pandaraya. Sabi ng Propeta Sal, manggas siya na falay sa minna. Ang sino mang nandaya sa amin na hindi kabilang sa amin. So paano nila sasabihin na ang mga Muslim ay mandaraya? Wala po sa aral ng Islam yan. Kaya ang mandaraya, hindi tunay na Muslim. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimu na min yadihi wa lisanihi. Ang tunay na Muslim ay hindi mapanakit ang kanyang dila at ang kanyang kamay ay hindi marunong manakit. Tapos sabi nila yung nagpasabog isang Muslim, pumapatay ng mga inosente, yan ang Muslim. Bawal sa Islam yun mga kapatid, hindi po yung pinahihintulutan sa batas ng Islam. Kaya ito po ang katotohanan. Kaya kung ang isang tao, ang isang Kristiyano mga kapatid, yumakap sa Islam, sinisigurado po namin sa inyo, mauunawaan ninyo ang katotohanan na ito lamang ang relihiyon na nag-iisa, na nagtuturo ng kagandahan ng ugali. Nagtuturo ng kagandahan ng ugali. Napakaganda ng Islam. Napakaganda ng Islam mga kapatid. Tuturuan ka paano makitungo ng mabuti sa iyong pamilya, paano maging makatarungan sa iyong anak, sa inyong kapitbahay, sa mga hindi Muslim, sa kapwa, pati sa hayop, itinuro sa amin na makitungo ng mabuti sa mga hayop. Kaya, ang tao yayakap sa Islam, hindi na po yung babaliktad at pagiging Kristiyano ulit. Totoo po yan mga kapatid. Napakaganda ng Islam. Kumplito ang Islam. Sana hindi po maging dahilan na makakita kayo ng isang tao at ito po ang katotohanan. Hindi po basihan mga kababayan, mga kapatid, dahil yan ay Maranao, dahil yan ay Tausug, dahil yan ay Maguindanao, dahil yan ay Yakan,
dahil yan ay taga Maguindanao, dahil yan ay taga Mindanao, yan ang basihan sa Islam. Hindi mga kapatid. Hindi mga kapatid, dahil hindi naman lahat ng taga Mindanao ay sumusunod sa aral ng Islam. Hindi lahat ng Maguindanao ay sumusunod sa aral ng Islam. Hindi lahat ng Maranao ay sumusunod sa aral ng Islam. Kaya kapag may nakita kayong nagkamali, ibalik niyo lang sa inyong paniniwala, sa inyong relihiyon, na hindi lahat ng Kristiyano ay nagkakamali. Ay hindi lahat ng Kristiyano ay hindi nagkakamali. Lahat tayo ay may pagkakamali. Pero hindi po yun ang pinakabasihan natin, mga kapatid. Pagkatapos natin malaman ito, ano bang relihiyon ang ituturo niya lahat ng saklaw ang ating pamumuhay, paano makitungo sa hayop, paano makitungo sa tao, paano makitungo sa pamilya, paano makitungo sa magulang. Biruin niyo, mga kapatid, kahit ang isang Kristiyano o natapos nag-Muslim o isang balik Islam o isang Muslim, ang kanyang magulang ay hindi Muslim, pakitunguhan pa rin niya ng mabuti ang kanyang magulang kahit hindi Muslim, kahit binabastos ka pa ng magulang mo. Ituturo sa iyo lahat ng Islam ang kagandahan ng ugali, kagandahan ng asal. Wala po sa Islam na marahas. Wala po sa Islam ang masama ang ugali. Wala po sa Islam ang terorista. Bawal po sa Islam ang pagiging terorista. Hindi po ito aral ng Islam. Katulad na napapanood nyo sa mga TV, sa mga balita, ito po ay paninira sa aming mga Muslim. Kailanman. Kasi kung ganito po ang Islam, di sana nabalitaan nyo na lahat ng bansa na majority ay Muslim, matatagpuan nyo po sana yung mga ganyang aral. Pero, bakit hindi nyo subukan na pumunta sa mga lugar ng mga Muslim, sa majority ang Islam, tapos tumira kayo doon, makikita nyo ang pagkakaiba sa balita at sa actual na pamumuhay. Malalaman po rin nyo ito, mga kapatid. Kasi kung balibalita lang, sabi nga ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi katulad, hindi kagaya ng binalitaan lang yung mismo nakita niya. Tingnan nyo mga kababayan nating galing sa Pilipinas na ayaw nila sa Islam. Pagdating nila sa mga bansa ng mga Muslim, katulad ng Saudi Arabia, bakit sila nagmo-Muslim? Kung talagang masamang image, pangit ang image ng isang Muslim, bakit nila niyayakap ang Islam kung talagang pangit at hindi maganda ang aral ng Islam? Bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng bilang ng mga nagmo-Muslim? Kung pangit pala ang Islam, doon palang malalaman ninyo at mauunawaan ninyo, mga kapatid, na napakaganda ng Islam. Lahat ng bawal ipapaiwas sa iyo, ipagbabawal ang alak na kung saan kasiraan sa lipunan na magiging dahilan ng away. Bawal ang shabu. Dito po sa bansa, halimbawa sa Saudi Arabia, ang sino mang nagbibinta ng shabu ng napakabigat, yung mga drug lord na yan, pinupukutan ng ulo. At yan pong dapat talaga sa kanila kasi sinisira nilang utak ng mga tao. Buti nga sa Pilipinas nga eh. Pero ngayon, nagpapasalamat tayo dahil si mahal na Presidente Duterte, talagang mabigat po ang inaatol sa kanila ngayon. So medyo nabawasan po yung krimen. Hindi pa po Islam yun. Paano pa kaya kung Islam ang ahatol sa bansang Pilipinas? Kapag po ang Islam ang ahatol at ia-apply ang batas ng Islam sa Pilipinas, sigurado po ako, mga kapatid, wala na pong korap. Wala nang magnanakaw. Wala nang papatay. Ha? Wala nang mangrirep. Wala nang magbibinta ng shabu. Wala nang mandaraya. Kasi matitigil ito kasi ang bibigat ng hatol ng Islam para matigil at maging payapa ang buong bansa at buong komunidad. Dahil yan po ang gusto ng Islam. Hindi po yung nakikita ninyo na akala ninyo napakadahas ng Islam, napakasama ng Islam, hindi po basihan. Kasi minsan ang nakakalungkot dito, kapag yung mga kapatid natin, lalong-lalo na po yung mga OFW, na nandito sila ngayon sa Middle East, sa mga bansa ng Arabs, pag nakita nila yung amo nilang bastos, nakita nila yung amo nilang hindi nagbibigay sa kanila ng sahod sa takdang panahon, nakita nila yung amo nila na ano, alam niyo mga kapatid, mga brothers and sisters, yung mga nakikita nyo na yun, iilan lang yan sa mga Muslim na pangalan na hindi sumusunod sa aral ng Islam. Dahil wala naman sa aral ng Islam yan eh. Hindi yan sinusuportahan ng mga Muslim. Bawal po yan. Bagkus ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, a'atul ajira haqqahu qabla an yajfa'arahu. Ibigay ninyo ang karapatan ng inyong trabahador, ang inyong mga manggagawa bago pa matuyo ang kanilang pawis. Yan ang aral ng Islam. Huwag niyong dayain ang ano. Bagkus ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, huwag kayong mandaya. Huwag niyong dayahin ang nagtatrabaho sa inyo, ang inyong katulong na yan, ang inyong
Driver na yan, ang inyong tiboy na yan, ang inyong nurse. Huwag niyong dayahin ang sino mang nagtatrabaho sa inyo. Dahil ang dinayan niyo na yan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay wala siyang pagitan at sa Allah, kapag nanalangin yan, kahit hindi yan Muslim, at nanalangin siya sa Allah, tatanggapin ng Allah ang kanyang panalangin. Laban sa iyo. Pag ginusto ng hindi Muslim na yan, na sasabihin niya, Ya Allah, kahit hindi yan Muslim, sasabihin niya, Ya Allah, itong Arabo na ito na dinayan niya ako, naway mawala lahat ng kayamanan niya, tatanggapin ng Allah yun mga kapatid. Yan pang Islam. Kaya matatakot yung isang Muslim na mandaya kasi yung dadayain niya, tatanggapin ng Allah kahit hindi Muslim ang kanyang panalangin. Kaya walang religion na kumplito, Islam lang. At walang religion na tatanggapin ng Allah mula dito sa mundo hanggat sa kabilang buhay, Islam lang. At walang religion na kumplito sa lahat ng panahon, sa lahat ng saklaw ng ating pamumuhay, sa lahat ng larangan ng ating pamumuhay, walang relihiyon na ituturo niya lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay mo. Sa kagandahan ng ugali, matatagpuan ng puling nyo dito sa Islam. Sa Islam lang po mga kapatid. Napakakumplito ng Islam. Napakaganda ng aral ng Islam. Kung mabait ka ngayon, pag pumasok ka sa Islam, mas malalo ka pang babait. Kung masama ang ugali mo, pag pumasok ka sa Islam, magiging mabait po kayo. Kung nagsisiyabo ka, papasok ka sa Islam, iiwanan mo yan. Kung masama ang ugali mo sa magulang mo at sa kapitbahay mo at sa kamag-anak mo pag pumasok ka sa Islam. Biruin niyo ang Islam mga kapatid. Kung puputulin ng kamag-anak mong ugnayan sa iyo, ang sabi ng Islam, huwag mong putulin ng ugnayan mo sa kamag-anak mo. Bagkus ipagpatuloy mo ang pagtulong sa kanila at ang pinakamainam na tulong na kawang gawa ay ibigay mo sa kamag-anak mo na may alitan kayo. Kasi ang gusto ng Islam, hindi maputol ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak. Napakaganda ng Islam. Kaya walang katotohanan yung mga bintang nila na pag may nakakita sila ng isang nakasuot na Muslim dress o isang babae na nakatakit sa buhok, yan ang basihan ng Islam. Hindi, mali po yung mga kapatid. Wala pong sinabi ang Islam na pag Muslim, tingnan nyo po yung gawain ng tao. Yan po ang Islam. Mali po yun. Huwag po ninyong gagawin yun. Kaya, sinasabi ko po at inanyayahan po namin ang aming mga kababayan na hindi pa po Muslim. Napakadali pong Islam. Napakaganda ng Islam. Napakadaling yumakap sa Islam. Nag-iisang religion na ligtas, na susi ng paraiso, wala pong susi ang paraiso, Islam lang. Islam lang pong susi ng paraiso. At ito po ang katotohanan. Kahit po sabihin natin mamasakit, ito po ang katotohanan. Dahil ito po ang religion ng lahat ng propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sino mang may mga katanungan, pwede po kayo mag-iwan ng comment. At sino mang gustong maging Muslim, napakadali pong maging Muslim, wala pong kahirap-hirap. Ito pong religion ninyo dati mga kababayan ng mga Kristiyano. Muslim po kayo dati. At nabago lang po yan dahil sa inyong mga magulang. So hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.